Good morning to everybody. Welcome sa ating YouTube channel, guys. Today, guys, is Monday, is October 3. Holiday po ngayon dito sa Germany. So, kagigising ko lang, guys, dahil ang weather dito, guys, ay sobrang ang pangit ng weather dito, guys. Gusto nyo ba makita ang weather dito, guys? Ayan, tingnan mo ang weather. Ayan, guys, medyo makulimlim, tapos malamig. Puro ulan dito. So ngayon, guys, ay eto, pasensya na kayo at itong itsura ko ay talagang itsura ng bagong gising. Gagawa tayo ng, gusto kong magawa ng kape. So ayan, magkape tayo, gawa tayo na, ay. Kumusta na kayo, guys? Pasensya na kayo at hindi na naman ako nakakapag video dito sa bahay. Kasi masyado akong very busy sa work. Tapos, ayan o. Ganito kami dahil, ganito ang trabaho ko araw-araw. Dito pagising ko, ang dami kong gagawin. Bukas, trabaho na naman. So, tradies ako dito sa bahay. Ayan, dahil Saturday, Sunday, ngayon Monday, October 3, walang pasok, holiday dito, so pasensya na kayo at pasensya na kayo dahil eto ngayon. Gumagawa ako ng kape, ayan, kape machine nang mahihirap dito sa Germany, ayan. So, so guys, ano nga ba ang balita? Ang update dito ngayon sa Germany, guys, is update dito ngayon ay hindi na dito nagmamas ang mga tao. Ayan yung alaga ko, guys. So ayan o, nauna na siya nag-almusal sa akin. At on is my good. Ayan. Kanina pa niya ako, guys, sinihintay na gumising at tumayo. Ayan. Hindi muna ako. Kanina pa ako gising, pero tamad ba lang akong tumayo. So, binigyan ko na siya ng pagkain niya. So, ngayon, lalabas. Patsa, come here, Mr. Rouse. Mr. Rouse, girl, come. Ayan. Palalabasin ko na yan kasi sa umaga, kainan, lalabas siya para magpipisi. So, i-fresh look natin yung bahay. Para pumasok yung fresh air. Ayan, ang lamig sa baha. Ang lamig dito sa labas. Kasi tapos na yung summer dito. So, ngayon. Come here. Come sa mami. Come. Come here. Ayan na siya, lumalapit siya. Come here. Gis to rouse. Ayan na, lumabas na siya. So, ayan. So, nakaupo lang siya dyan, guys, kasi malamig sa labas. Pero para sa kanya, hindi pa yan malamig kasi gawa nung kanyang balahibo. No? Pero sa akin, malamig na siya. So ngayon, guys, dito sa Germany, is nagmamas pa din kami dito pagka yung pupunta ka sa mga doctors. Yun lang ang pwede kang magsuot na mask. Pero sa iba, yung restaurant, yung supermarket, wala na yun. Sa doktor lang. Ayan, kasi alam mo na, protection sa mga ano. Kaya okay na dito, wala na, hindi na masyado dito ang kurin dito, hindi na masyadong ano, medyo nawawala na siya. Pero kahit na ganun, kailangan pa din mag-ingat pa din tayo. Grabe dito sa Germany, ang lungkot, Diyos ko. Wala ka man lang marinig na ingay, lalo na pag Sunday, talagang tahimik ang mga tao. Wala kang marinig na ingay. Sobra. Dito kahit nagsisigawan na yung mga tao sa labas, hindi mo maririnig sa loob ng bahay. Pero bihira lang mangyari yun. Talagang tahimik talaga.
Talagang iba talaga rito, hindi kagaya dyan sa Pilipinas na talagang kahit sarado na ang bahay mo, maririnig mo pa talaga yung ingay dyan sa karsada, ingay sa kapitbahay. Pero dito wala. Kahit nga dito sobra ng bagyo, hindi mo marinig ang hangin sa labas. Kaya ayun, tapos na yung aking kape kasi isang tasa lang naman ang aking ano ang aking kinakanaw ginagawa para ayun. Kaya sabi ko magbibideo ako para ayan. So guys, ayan ang aking ginagawa every morning. Kailangan mo na mag-toothbrush ka ng ngipin mo. Yan. Para bago ka kumain ng almusal. Kasi syempre para mawala yung mga panis-panis na laway dyan. Nagtutoothbrush naman ako guys sa gabi bago matulog. Tapos, isa pa sa umaga. Ayaw ko ba, nakaubulian ko na yun na every morning talaga, kailangan talaga. Bago talaga ako magkape, talaga kailangan talaga nagtutoothbrush ako ng ipin ko. Yan. So, nakita nyo na itong bathroom ko dito na dati may upload na ako niyan dito, di ba? By medyo na ako dito. So, ganyan. Very, ano lang guys, itong bahay ko. Simple lang kasi maliit lang to, 50 square meter lang itong bahay ko na inuupahan. Pero mahal siya, kaya lang wala kang magawa. No, ayaw ko naman tumira doon sa yung sa apartment guys na yung sama-sama kayo pero ewan ko ba kung hindi naman dorm natin na tawag ha. Hindi naman bed spacer. Kasi pag bed spacer, sama-sama kayo sa isang kwarto. Mayroon naman dito sa Germany na yung isang bahay, tapos may kanya-kanya kayong kwarto. Tapos, yun nga lang, sama-sama kayo sa ano, sa kusina, tapos sa toilet, yung ganon. Doon sana, pag tumira ka doon, mura lang sana doon yun, makakakuha ka ng mga something, mga 500 euro a month. Ano na yun? Kasama na yung mga, yung heater mo doon, tsaka yung tubig. Pero, limitado ka doon. Bawal ka mag-ano ng bisita, ganyan-ganyan. Tapos, mahirap kasi maraming kang makakahalubilo doon ng mga iba-ibang lahi ng tao. Tapos, pag at the end of the year, pagbayaran nyo na ng ano, ng pag-check na yung kung ilan mga nagamit nyo ditong kuryente or tubig o hysong, ganyan. So, lahat kayo doon mag-share kung sobra yung gamit nyo ng yearly na mga ganyan, mga tubig. Kasi dito sa Germany, guys, bukod pa yung monthly na binabayaran mo na extra, yung parang bills mo yun monthly, tapos mayroon pang yearly dito na bills para isusuma total nila doon kung halimbawa lima kayo nakatira. Kagaya dito sa akin, isang buong hanggang doon sa taas, bali anim kami ditong pamilya. So ngayon, every year, ano ba yun? Isusuma total nila yan every year kung sino sa amin ang may pinakamalakas na gumamit ng tubig, ng ganyan, ng kuryente, ganyan. Tapos, pagka yung ako ang pinakamalaki, so ako magbabayad ako ng extra doon, bukod pa yung monthly na bills namin dito. So, kaya ayaw kong tumira yung ganun sama-sama sa isang ano, kahit makakamura ako ng something, mga 200 euro o 300 euro, pero ayaw ko kasi magulo siya. Okay lang sana kung mga Pilipina kasama mo, kaso iba-ibang nationality. So ngayon, kaya nagtiyaga na lang ako dito na
umupa ng sarili ko kahit mahal. At least wala akong kasama sa loob ng bahay kundi ako lang. So, eh dito na ang tagal ko na rito, guys. Dito ako sa bahay natutumagal ng pagtira kasi wala akong problema sa mga kapitbahay. Tapos, hindi pa ako naglilinis dyan sa labas ng karsada. Dito, yung sa hagdan, hindi. Kasi kasama na yun lahat sa upa ng bahay. Tapos, wala akong binabayaran na yung basura every year. Ganyan. Kasi dito, magbabayad ka ng basura every year. Tapos, ilalabas mo pa yung basura mo dun sa karsada pagka yung darating yung mga maghahakot. So, dito, kasama na yung lahat. Kasi, ano to eh, house meister full service to tinitiran ko. So, kaya, may naglilinis dito once a week. Tapos, pag maraming snow sa labas, mayroon din naglilinis. Tapos, may naglalabas ng mga basura namin dito. Yung basura dito, guys, sama-sama na kami lahat. Bukod ang basura dito na yung mga tira-tira mong pagkain, bukod ang basurahan nun. Tapos yung mga recycling, bukod din ng basurahan nun. Tapos yung mga kagaya niyan, yung pinag-anuhan yun ng mga gulay-gulay, yung ganyan, bukod din. And yun ang tinatawag na basurahan ng mga organic, bukod din yun. Kasi dito, bawat basurahan mo, bukod yung basura ng recycling, bukod yung basuran mo ng mga papel, bukod yung mga basuran mo ng mga bote, bukod yung mga basuran mo ng mga tira-tirang pagkain, yung mga ganon. Eh, kaya yun, wala na akong iniintindi kasi dati guys, umupa ako ng ganyan dati na kung problema pag maglilinis, kanang magtatapon ka, magkakaroon kayo ng away sa mga kapitbahay kasi yung iba hindi marunong maglinis, yung iba hindi kontento sa linis mo, kaya sabi ko, sa susunod kong titirahan, yun na yung kasama na lahat ng ano, kahit magbayad ako ng medyo 300 more, basta wala akong gagawin, wala akong kaaway, wala akong ano, kaya wala akong problema dito guys. Oo, nandun ako, tinataasan din kami ng upa ng bahay, at saka yung kagaya niya, tinaasan ako ng extra bill sa mga sa tubig at saka sa heater. So, pero gaya ngayon, ang hirap-hirap maghanap ng bahay, lalo na pag may alaga ka ng hayop. Kasi mostly, guys, pag naghanap ka dito ng bahay, ang una ka agad na itatanong sa'yo nung may-ari is may alaga ka bang hayop. So, ano, pusa, aso, ganyan. Puro i-deny kanila kasi ayaw nila, karamihan na nagpapaupa ng bahay dito, ayaw na may mga alagang hayop. Kaya ako, nahihirapan ako maghanap ng bahay. Kasi normally, guys, ayaw ko na, naghahanap din ako ng another tirahan. Kaya lang, sabi nga nila, dito lumaki yung pusa ko at pag lumipat ako sa isang bahay na hindi na siya makalabas, baka maaga siyang mamatay at magkakasakit dahil nasanayan nga niya na laging nasa labas. So, kaya tiis-tiis na lang ako dito kahit maliit lang itong bahay ko. Kasi, otherwise, guys, nahirapan din ako maghanap dahil ayaw nila na may alagang pusa. Ayaw nila na may hayop. Kaya sabi ko, di bali na lang ayaw ko din naman mamatay yung pusa ko dahil lang sa gusto kong tumira sa ibang bahay, ganyan. So, dito na lang muna kami. Total, wala naman ako problema sa mga kapitbahay ko dito. Kaya, yan. So, ngayon nakita nyo, guys. So, ayun, oh. Yung tinulugan ko, hindi ko pa naliligpit. Kaya, sabi ko, yun ang ano dito sa Germany. Pag may alaga kang hayop, mahirap ka makakuha ng bahay. Kasi, ayaw nila ng may alaga. Pero mayroon naman mga nagpapaupa na okay lang yung may alaga ka. Ganyan. Pero mostly, 70% dito ayaw. Tsaka, alam mo ba, dahil nga ako, foreigner nga ako dito sa Germany, minsan pag tumawag ka pa doon sa nagpapaupa, maririg lang ang boses mo. Sasabihin nila, ay,
Mayroon na nakakuha ng bahay kahit wala, ayaw. Mostly, ayaw din nila ng foreigner na magpaupa kasi ang akala nila pag foreigner, hindi makakabayad ng upa ng bahay. At saka, alam nyo dito, pagka naghanap ka ng bahay, ang unang itatanong sa'yo nung mangungupaha, nung may-ari, may trabaho ka ba? Tapos, ilang taon ka na dyan sa company na pinagtatrabahuhan mo? Yung mga ganon. Tapos, pagka tinignan mo yung apartment, yan, kailangan magdadala ka ng 3 months salary, payslip salary mo kasi gusto nilang makita yung kung totoo ka ngang may trabaho. At saka yung kontrata mo dun sa company mo, ihingin din nila yon. Mostly hinihingi talaga nila. And then, check upin ka pa dito, yung tinatawag nilang yung SHOPA. Ibig sabihin ng SHOPA, guys, yun yung parang pinaka data mo dito kung ikaw ba ay may mga utang na hindi nabayaran. Yun kasi bibigyan mo din sila ng permit na ma-check kanila sa computer kung ikaw ay may mga utang na hindi nabayaran. Tapos pag mayroon ka noon, mahirapan kang makakuha ng bahay. Kasi dito, ang mga may-ari ng bahay dito, nang nagpapaupa, pag hindi nila yung ginawa at nandun ka na sa loob ng apartment nila at hindi ka nakabayad, mahirapan na silang paalisin ka. Nako, laking problema nila pagka hindi ka nakabayad yung paaalisin ka nila. Malaking problema sa may-ari yun. Kaya, ingat-ingat anong-ano sila ngayon sa mga uupa. Lalo na pag kagaya ko, foreigner dito, nako, marinig lang ang boses ko, ayaw na. Kaya sabi ko, okay lang. Itong tinitiran ko, napakaswerte ko dito kasi nung kinuha ko tong bahay ko na to ay nagpadyaryo ako, guys. Tapos, nung nagpadyaryo ako, maraming tumawag sa akin. Kasi pag nagpadyaryo ka dito, ilalagay mo doon kung anong oras ka nila dapat tawagan, ganyan-ganyan. So, nagpadyaryo ako. Ang daming tumawag sa akin. Yun nga, pag narinig ang boses ko, sinasabi na, sorry na, may nakakuha na ng bahay, ganyan-ganyan. Tapos, ang swerte ko dito sa bahay na to, kasi ang may-ari nito, guys, pulis ang may-ari ng bahay ko. Pero malayo yung tirahan nung pulis dito at saka mabait, no? Pag may problema ako dito, halimbawa, sinasabi niya na pag nagka-problema ka sa mga kapitbahay, itawag mo lang sa akin kasi sabi ko magtatagal lang ako dito pagka wala akong problema sa mga kapitbahay. Yun ang sabi ko doon sa may-ari. Tapos sabi niya, oh sige. Tapos alam mo, 16 years na ako dito sa tinitirang ko na to. Wala akong problema. Kaya sabi ko, tapos nung lumipat ako dito, wala akong alagang pusa, no? Ngayon, tinawagan ko yung may-ari ng bahay. Sabi ko, okay lang ba sa inyo na may alaga akong pusa? Tapos sabi ng na may-ari, okay lang daw. Kasi para sa kanya, ang importante sa kanya ay yung bayad ng apartment na hindi magpapalya. Sabi niya sa akin, wala akong problema kung mayroon kang pusa. Ang importante lang sa akin ay yung bayad mo sa bahay na buwan-buwan hindi pumalya. So ngayon, tuwan-tuwa sila kasi imagine guys, dito bihira ka makakita ng umuupa na tumatagal ng 16 years or 20 years. Ako dito, 16 years na ako dito sa bahay na to. Bakit ako tumagal dito? Kasi wala nga akong problema sa kapitbahay, sa paglilinis, wala. Kasi yung last na tiniran ko, grabe yun, sobra, talagang inaaway ako. Ako pa naman, pag inaaway mo ako na walang dahilan, palaban ako, no, lalo na pagka yung
hindi ako nakakaperwiso sa kanila. Palaban ako, gay. Ngayon, kung ako may kasalanan, hingi ako ng sorry. Grabe yun. Kaya sabi ko, eh, doon tumagal lang ako doon ng 1 year. Tapos sabi ko, alis na ako dito kasi ayaw ko sa lahat na yung pag-uwi ko galing work, na may problema ako sa kapitbahay ko, ganyan. Kaya sabi ko, nung umalis na ako doon, nung nagpaalam na ako sa may-ari, sabi niya, nagtataka sila bakit bawat umupa doon sa bahay na yun ay nagtatagal lang ng 1 year. So ngayon, in-explain ko sa kanya kasi sabi ko, yung sa taas na kapitbahay ko, yun ang nagbibigay ng problema dito. Imagine, maligo ka lang ng 10:30, nagagalit sila kasi yung tunog daw ng shower, naririnig doon ng kwarto ng anak niya sa taas. Tapos, pag mag... Siyempre, nagtatrabaho ko noon ng dalawang shift, pag umaga at saka panggabi. Pag panggabi, umuwi ako, guys, 10:30. Tapos, pagdating ko, maliligo ako. Siyempre, alam nga na, matulog ka na, madumi katawan mo. Eh, alam mo naman tayong Pilipina, Pilipino, bago matulog, nagsashower. So, tapos, pag nag-init ako ng tubig, ay nag-init ako ng pagkain sa microwave. Ayun, mag-doorbell na naman siya sa akin kasi daw yung daw tunog ng microwave ko naririnig din sa taas, 'di ba? Kasi pagtapos na yung microwave natin, na tapos na tayo nag-init ng pagkain, magtutunog siya. Tapos ayun, ay naku, inaway ko 'yun. Tapos sabi ko sa may-ari, hindi na ako dito makakatis ng tumira. So umalis ako doon. So ngayon ito, tapos nagpa-diaryo nga ako, ito tinawagan ako ng may-ari. Tapos matatawa ka pa kasi nung nag-ano ko dito, nung nagbisita ako dito, yung parang titingnan ko na yung bahay niya. Di sumisilip ako sa labas, kasama ko yung isa kong kaibigan na Pilipina. Di sumisilip ako dyan sa labas. Tapos, inom muna tayo. Tapos, mayroon naka-ano, na mayroon pulis na kotse, dalawa sila, naka-uniform pa ng pulis. Tapos, nandiyan kami sa labas ng kaibigan ko kasi sabi ko, ah, baka ito yung bahay na pinapaupahan. Tapos siya naman dating ng pulis. Tapos sabi ng kaibigan ko, hala, tumawag na yung kapitbahay natin, ay yung kapitbahay dito na ano, ng pulis, kasi akala nila eh minamanmanan natin tong bahay na to. So parang natakot ako, tapos lumayo kami. Tapos nung lumayo na ako, tinawag niya ako, sabi niya, ah, ikaw ba si Mrs. Enslinger, gaya-gaya. Tapos sabi ko, ay ako nga po, sabi ko, bakit po, anong problema, bakit yung alam ang pangalan ko? Sabi niya, ay ako yung may-ari ng bahay, ako yung ka-appointment mo ngayon, natitinan yung bahay. Ay sabi ko, huminga ako ng malas, sabi ko, ay salamat. Tapos di natawa kami nung kaibigan ko, tapos sabi ko, sabi namin, akala namin, ano, kasi sabi nung may-ari, kanina pa ba kayo dito nagantay? Sabi ko, mga 5 minutes. Sabi kong ganun, akala nga namin itinawag na kami ng pulis ng mga kapitbahay dito kasi kanina pa kami pasilip-silip dito sa labas. Sabi namin, baka ito yung pinapaupahan, ganyan-ganyan. So tapos nung tumira ako dito sa bahay na to, guys, mayroon pa dito nakatira, lalaki. Tapos yun, kasi yung lalaki dito kaya daw umalis kasi yung nanay niya matanda na, wala daw kasama sa bahay. So ngayon, pero bago pa ako lumipat dito, 2 months pa ako dito bago nakalipat kasi ni-renovate pa to. Pero in 2 months na yan, guys, 2 bahay ang binabayaran ko. Yung tinitiran kong bahay at saka yung ito ngayon na ni-renovate kasi pinareserve ko na to kasi baka ibigay pa nung may-ari sa iba. Tapos complete ni-renovate talaga to, bago ang sahig, bago tong kusina kasi dati walang kusina dito. So ngayon, tuwa-tuwa naman yung may-ari sa akin. Tapos sabi niya sa akin, hopefully daw, magtagal ako dito. Tapos sabi ko sa kanya, magtatagal lang ako dito pag wala akong problema sa kapitbahay, ganyan-ganyan. Tapos yun ang binili niya sa akin na, oh sige, pag nagka-problema ka sa mga kapitbahay mo, sabihin mo lang sa akin. Sabi niya ganyan. Kasi kinento ko sa kanya yung bad experience ko doon sa last apartment ko na yung tinitiran ko pa nung sa kasalukuyan na naghahanap ako. So kaya sabi niya, sige, pag may problema ka sa mga kapitbahay mo, itawag mo lang sa akin. Sabi niya ganun. Tapos yun na nga. Kaya swerte ko lang, alam niyo, swerte-swertehan lang kayo dito sa Germany na makakita kayo ng titirahan niyo na wala kayong problema sa kapitbahay. Kasi
Alam mo kasi lalo na pag purong mga German yung kapitbahay mo, nako, minsan talagang galit sila sa mga, mostly sa kanila, talagang ayaw nila dito ng foreigner. Galit sila sa foreigner. Pero dito naman lahat dito mga German, wala naman problema dito. Anim kami dito nakatira guys, mula taas hanggang baba. So hanggang third floor to, anim kami dito. Puro naman, ako lang dito ang foreigner na nakatira. Pero wala akong problema, sabi ko, wala akong problema sa kanila. Kasi alam nila na ang may-ari nito police, kaya hindi nila ako binibigyan ng problema. Kaya sabi ko, yun, ang hirap dito guys, dito, lahat na yata ng mga lahi ng tao nandito na sa Germany. Kasi ang social living dito sa Germany, mayaman kasi itong bansa na to ng Germany, kaya lahat, ito na yata ang lahat ng, ito na yata ang bansa na lahat ng mga lahi ng tao nandito. No? Mostly dito sa Germany, dito mostly dito na madami Turkey, tapos mga Russia, yan, ang dami niyan dito, o lahat na yata ng mga pamilya nila dito, hinakot na, kaya, tapos, yan, yung mga from Croatia, ayan, basta nandito na lahat, India, lahat na ng mga, ano dito, kasi dito sa Germany, pagka dinala ka nila dito sa Germany, tapos wala kang trabaho, mayroon ka matatanggap every month sa gobyerno, pati bahay mo babayaran ng gobyerno, pati pagkain bibigyan ka, lahat-lahat yan. Mga anak mo, mga pati mga Pampers, may bibigyan kayo, basta mga jobless lang kayo, ganyan. Tapos ang bata dito, pag silang mo, may pera nang matatanggap sa gobyerno, pati yung nanay, may matatanggap din kasi hindi na siya makapagtrabaho dahil may baby na siya, ganyan ganyan. So, kaya lahat dito gustong pumunta mga ano dito sa Germany, grabe. Eh kasi ang mga German kasi guys na walang halong lahi. Pag ang mga ano, pag nag-anak lang sila isa, dalawa, yun lang. Kaya sila, wini-welcome nila dito yung mga foreigner na kagaya niyan, Turkey, Russia. Kumbaga, hindi dito masyado nilang wini-welcome yung Asia people. Pero yung mga ano wini-welcome nila dito kasi, bakit? Kasi sila, anak sila ng anak. So, ang Germany, kailangan ng mga anak. Tapos, kailangan nila dito ng ibang lahi. Kasi, pag wala, hindi sila dito naghahanap ng ibang lahi, walang magtatrabaho dyan sa karsada. Walang gagawa ng mga building. Walang gagawa ng mga bahay. So, ganyan. Eh, ang mga German, mapili yan sa trabaho. Kaya nga sila jobless, ayaw nila magtrabaho ng dyan sa karsada. Grabe, kaya dito, mostly dito, pag pumasok ka sa kumpanya dito, mostly dito, moro mga international, halo-halo, iba-ibang lahi. May, sa isang kumpanya dito, siguro, mayroon lang nagtatrabaho 10 German. Tapos yung rest noon, mga puro na iba-ibang lahi. So, ayan dahil magkape tayo. So, ngayon, ayun na guys yung alaga ko. Dumating na siya galing sa pagpipi. So, ayan, dahil nakasarado yung pinto ko, hindi siya makapasok ko. Ayan o. Hello, baby! Ha? Live to da? Ha? Halika na, come. Come here. Come. Come here. Yan, binuksan ko yung ano niya. Ayaw niya. Kasi, alam nyo, ayaw niya papasok dito pagka nagbablog ako kasi naiingayan siya sa akin. Ayan. So, ngayon guys, that's all for today guys. So, sana guys, may natutunan kayo sa akin. Ishinare ko lang sa inyo kung ano mga ano dito sa Germany para at least may alam kayo kahit na konti na ganyan. Pero sabihin ko lang sa inyo, huwag nyo iisipin na kami nandito kami sa ibang bansa, maganda ang buhay ha. Hindi guys, hindi kami dito masaya dahil malayo kami sa mga mahal namin sa buhay diyan sa Pilipinas. Dito kahit may sakit ka, aalagaan mo 'yung sarili mo dahil wala kang pamilya. So wala kang matawag na dito na bilan mo ko ng ganito gamot, ganyan ganyan, i-drive mo ko ng ganito. Kaya ako lahat na yata ng ano na experience ko na dito ng sobra-sobra.
Kaya sa kayo mga nandiyan sa mga kamag-anak natin diyan sa Pilipinas, huwag niyong iisipin na ang mga kamag-anak niyo, ang pamilya niyo na nasa ibang bansa, mga OFW, maganda ang buhay. Ganyan pinupulot ang pera sa German, sa ibang bansa. Hindi. Kami dito halos nagpapakahirap, lahat ng sakit, lahat ng lungkot, tinatanggap namin yan para lang sa pamilya namin sa Pilipinas, para lang kami makatulong, makapagpadala ng pera. Kaya, yun lang guys, ha? Konting maging ano kasi ang mentalidad natin sa Pilipinas, iba, kala nila, pag nasa ibang bansa ka, ay pinupulot lang yung pera dyan sa abroad. Hindi nila alam na lahat dyan ay pinaghihirapan mo at karamay mo ang lungkot. Hindi nila yan isipin nilo, baka bukas makalawa, hindi nyo na makita yung mga kamag-anak nyo sa abroad, yung pala, makamamatay, ganyan-ganyan. So, kaya guys, yan lang ang ma-share ko sa inyo. And thank you for watching guys to my YouTube channel. And pasensya na kayo kung wala ako masyado na i-upload dahil busy lang talaga ang inyong lola sa work. Tapos, ayan, nag-iisa lang ako dito guys. So, that's all for today. And thank you for watching to my YouTube channel. And if you like my video guys, please thumbs up, share, and subscribe. Bye! Stay safe and God bless us all, guys. Bye!